Hi everyone, again welcome back to our channel. Ipapakita namin sa inyo itong aming free-range chicken and goat. Itong aming free-range chicken, ito ay native. And then yung aming alagang kambing, which is also native. And we started 2 years ago sa pag-alaga ng kambing at saka itong ating native chicken. Yung presyuhan ng ating native chicken ay mataas compared doon sa 21-day-old na commercial chicken. Ito ay naglalaro sa mahigit 200 to 250 pesos bawat isa, depende sa laki ng ating native chicken. Let's say we have 10 chicken and it's ready to sale at 200 pesos every week. So, meron tayong 2,000 pesos na maaaring kita. In 1 month, we have more or less 8,000 pesos extra income. What if meron tayong maraming itlog? So, ito ay dagdag kita na rin. And ito ay pwede nating matatawag na passive income. Kasi yung pag-aalaga ng manok, less yung expenses niya. And we expected na malaki yung impact ng ating native chicken. Kasi free range, kahit iwanan mo ng 2 araw, walang problema. So may pera talaga sa pag-aalaga ng native chicken. And for those who are willing to be part of raising a native chicken out there, pwede tayong magsimula sa 3 or hanggang 5 native chicken hanggang sa dumami ito. Hindi naman siya mahirap alagaan, so maaaring kumita ka ng malaki in the future sa pag-aalaga ng native chicken. And let's go to goat raising. Sa pag-aalaga ng kambing ay maaaring kumita ng malaki since free range yung alaga nating kambing, so wala kaming antibiotic na ibinibigay sa ating kambing, which is organic. Kasi once free range yung kambing natin ay marami silang maaring kainin na iba't ibang uri ng damo na may iba't ibang sustansya. And sa willing din na mag-alaga ng kambing, ito ay extra income na rin. Be more patient kasi matagal-tagal siya bago i-harvest. Ito nga pala yung practice namin dito sa pag-aalaga ng kambing. Binibigyan lamang namin ng asin ang alaga naming kambing, which is good kasi yun yung number one factor na gagana silang kumain. And one thing is very important ay yung paglalagay ng inuming tubig. Tip sa pag-aalaga ng kambing, number one, tirahan ng kambing tuwing umuulan kasi yung kambing ay takot sa tubig. And number two, ang pagbibigay regularly ng asin sa lahat ng alagang mga kambing. And number three, ay yung tubig ay siyang napaka-importante upang hindi ma-dehydrate yung alaga nating mga kambing at manok. Number four, sisiguraduhin na bawat alagang kambing ay nasa malusog na pangangatawan. Lastly, ay yung pagmamahal sa ating ginagawa. And one last point, yung prayer natin kay God. In fact, dahil sa pag-alaga ng kambing and native chicken, nakapagpatayo kami ng sariling maliit na bahay kubo at saka sariling taniman ng aming fruits and vegetable garden. We are very thankful to have this and to share. Sabi nga nila, the day you plant the seeds, it's not the day you eat the fruit. Be patient, be humble, keep moving forward, and know that all this hard work you're putting in day in and day out will produce the result you have been looking for. Again, your time to bloom and succeed will come. Don't give up. It's a matter of time. Sa aming taniman, ito ay hinati namin sa 2 portion. Nilagyan ng backwood yung taniman ng fruits and vegetable garden upang hindi masira at maiwasan na
kainin ng ating alagang manok at saka alagang ang kambing. Days come, pag nakita namin na lumiliit na yung nutrients ng aming taniman, yung lupa, we immediately transfer. We need to retransfer ng mga kambing every 2 years sa taniman ng gulay para yung lupa ay ma-preserve yung good quality soil para dun sa ating fruits and vegetable farming. Ganun lang ka-simple. So, malaking tulong na rin sa ating pagtatanim kasi we don't need to buy expensive fertilizer commercially. Ito ay organic way of farming na isishare namin sa inyo. By the way, yung market ng kambing at manok, tumataas ang demand. In short, may pera talaga sa pag-alaga ng hayop. And this will change your life. And we encourage sa maliit na farmer tulad namin to try na mag-alaga ng kambing, manok at iba pa while doing our farming sa ating taniman. It's not too late. We can do it. Kasi alam na rin natin tayong mga Pilipino ay hardworking and dedicated. And we never give up our dreams hanggang sa ito'y ating makuha. Sana huwag natin sayangin yung oras natin kung paano kumita kahit basic management lamang. Ito ay napaka-importante. Kahit anong pagsubok, kaya na. Once again, this is Tulitz at your service. Have a nice day and thank you for watching.